Bagamat December ang pinakamasayang buwan ng taon, ang buwan po ng September ay isa naman sa mga pinakamaraming dahilan na magdiwang para sa mga Katoliko. Ang buwan ng September ay catechetical month. 2 weeks from now ay National Laity Week. At piyesta ni Mother Teresa, kaya Caritas Day, Caritas Month talaga tayo. So pag pinagsama-sama natin yung tatlong piyesta, Laity Week, Catechetical Month, Caritas Day, Caritas Month, napakalaking piyesta yon. Pero kung sakaling sa laki ng piyesta, biglang mayroong surprise dito sa Katedral ng Dagupan. At biglang dumating ng walang announcement si President Bongbong Marcos. Dumating siya dito at kasama ang Vice President at saka Cabinet. Pero sumabay sa pagdating ni President Marcos si Coco Martin saka Batang Quiapo. At hindi pa tayo nakaka-recover sa pagdating ni Coco Martin, eto na't dumarating si Manny Pacquiao. At pagkatapos dumating itong tatlong ito, yung presidenteng pinakamataas, yung artistang gwapo, at yung Pilipino na pinakamaraming medalya at pinakamayamang atleta sa buong mundo ngayon. Pagkatapos, mayroong isang dumating, si Nanay Agnes. Mayroon siyang kalong na batang 6 months. Malaki yung ulo, hydrocephalus, kailang operahan. Yung totoo lang ha, sino ang unang mapapansin? Yung totoo, hindi yung dapat. Kapag tinanong sino ang dapat, may tama tayong sagot. Pero yung reality na mapapansin, kung may dalang tigi-tigi sa tayong sako ng bigas si BBM, o lahat ng cellphone lalabas kasi magpapapicture kay Coco Martin, o si Manny Pacquiao may dalang envelope, at sa loob ng envelope, tigi 1,000 pamimigay. Yung bata, humihingi ng pang-opera. At hindi kasing gwapo ni Coco Martin. Kapag naintindihan ninyo, yung isasagot natin sa tanong, sino yung una mo mapapansin? Ang sagot doon ay magsasabi sa atin kung gaano tayo kalayo o kung gaano tayo kalapit sa Caritas Day. Kasi sa araw ng Caritas, yung pinakamataas na pinuno, yung pinakagwapong artista, yung pinakamalakas na boksingero, ay walang binatbat doon sa isang sanggol na walang kapangyarihan, sapagkat kapag nakita natin ang puso at mukha ni Jesus sa isang batang kailangan pang kalungin, pakainin, ipagamot, at hindi pwedeng iwanan, yon ang ibig sabihin ng Caritas Day. Ang Caritas Day ay hindi lamang para sa mga dukha. Sa example ni Mother Teresa, nandoon din sa mga hindi na natin nakikita sa loob ng kulungan o nasa ospital kasi nakahiga sa kama at naghihingalo o kaya ay nasa dagat o kaya ay nasa bundok nagkakaingin. Ang lahat ng ito bahagi natin. Pero ang tanong ay, nasaan ang dukha, nasaan ang mahirap,
nasaan ang nasa laylayan sa ating buhay. Merong iba-ibang grade level ng ating pakikitungo sa mga mahihirap. Kapag nakakita ka ng mahirap, alam mo mahirap ka pero merong mas mahirap sa iyo. At ang una mong bugso ay tumulong at magpapasalamat siya. At lalakad kang palayo, nagbigay ka na ng piso, nagawa mo na yung tungkulin mo. Yun ay kinder. Yun ay philanthropy. Yun ay gagawa ka ng mabuti, pero alam mo, mas magaling ako sa kanya. Mas mayaman ako sa kanya. Mas may pinag-aralan ako sa kanya. Pababa ang tingin natin sa kanya. Ang high school level ng Caritas ay hindi na pababa yung tingin natin sa mahirap, kundi kapantay bilang kapatid. Nang ibig sabihin ay hindi mo na siya pinagsususpetsahan baka kung saan niya dinadala yung limos ko. Ang ibig sabihin noon ay tinatrato mo na siyang kuya o ate at magkapantay kayo sa isang pamilya. Siguro yung senior high school ka na noon. Ganon ka nang umaasenso. Pero ang pinakamataas na antas ng pagtingin sa mga mahihirap ay katulad ng itinuro ni San Vicente de Paul, ni Madre Teresa, anong sabi nila? The poor are not just recipients. The poor are not just my brothers and sisters. The poor are our lords. Ibig sabihin, hindi pababa ang tingin sa mahirap, hindi kapantay ang tingin sa mahirap, kundi patingala ang tingin sa mahirap. Because the poor are our masters. The poor are our lords. The poor are our teachers. Lumaki tayo na sinasabing, pag namatay tayo, ang pinto ng langit ay may bantay. At ang bantay ng pinto ng langit, si San Pedro, may kasamang manok. Kaya nga, minsan sinasabi natin, baka hindi ka papasukin ni San Pedro sa langit. Pero habang tumatanda ako, parang nag-iiba yung aking paniniwala. Katoliko pa naman ho ako, huwag kayong matakot. Pero tingin ko, hindi sa San Pedro ang nasa pinto ng langit. Ang nasa pinto ng langit ay ang mga mahihirap, mga bulag, mga pilay, mga nabilanggo, mga pinatay ng EJK, mga mangingisda, mga magsasaka na nalulugi dahil sa presyo ng palay, mga magsasaka na walang mabentahan ng gulay at nabubulok na lang, sila yung bantay sa pinto ng langit. At kailangan nating siguruhin na kilala nila tayo. Sapagkat sa pinto ng langit, baka hindi San Pedro ang magbabantay. The poor, the least, the lost will be the receptionists in the gate of heaven. And if they do not know us, they will not let us in.